sige, kuskus. Naglalaba siya ng mga sapatos. Di ba? Ang ganda ng pambrush niya. Yung kulambo ko, ginamit niya. Hello, good morning. Araw ng Linggo ngayon, kagigising ko lang. Magluluto ako ng breakfast namin. Tulog pa yung mga kasama ko. May nabili pala akong saluyot kagabi pag uwi namin ni Sak. Naisip ko siyang lutuin, lalagyan ko siya ng luya, bawang at bagoong. Tapos isasahog ko yung leftover namin pritong galunggong. O diba, ulam na yan sa probinsya. Sarap-sarap niyan lalo na pag lalagyan mo ng talong. Ngayon lang ulit ako makakatikim nito. Pagkatapos kong himayin yung saluyot, maghahanda naman ako ng luya at bawang. Sobra talagang nakakamiss yung mga ganitong ulam, lalo na yung kature at saka yung bulaklak ng kalabasa. Namimiss ko talaga yun. Wala naman kasi dito yun eh. Tsaka yung dahon ng malunggay. Gustong gusto ko din yun. Lalagyan lang siya ng ito yung luya at saka bagoong. Okay na sa akin yun. Ulam na sa akin yun. Pag talaga laking probinsya ka, no? Kahit ano kaya mong ulamin. Kahit mga padahon-dahon lang. Ilalagay ko na pala yung luya sa kaserola na may tubig. Tapos lalagyan ko din siya ng bawang. Tapos hihintayin lang natin siyang kumulo. Next naman, ire-ready ko tong bawang. Tapos ilalagay ko lang din. Tapos hihintayin ko lang siyang kumulo. Then pwede nang ilagay yung saluyot at saka yung isda na leftover. Tapos yun, titimplahan lang. Then luto na siya. Ganun lang, kadali. Story time muna tayo. Naalala ko pala nung bata ako, nakapag-ulam din ako ng tubig at asin. O kaya yung mantika at asin. Sinong relate dyan? Yung mga batang 1980s, ganyan. Nagsalang din pala ako ng kawali kasi magtutorta ako ng talong. Kanina pala, bago ako magluto ng saluyot, nailaga ko na yung talong. Kumukulo na pala siya. Lalagyan ko na pala siya ng bagoong. Paubos na pala yung bagoong namin. Medyo mahal din kasi yung bagoong dito. Nasa 2.50 euro ata yun. Siguro nasa 150 pesos din ata siya, ganun. Tatakpan ko lang muna siya, tapos ire-ready ko naman yung para sa tortang talong. At itutuloy ko ulit yung story time natin kanina. Laking lola pala ako. Kaming magkakapatid, lumaki kami sa lola. Yung parents kasi namin parehas nawala. Yung nanay ko, nag-abroad siya, and then yung tatay ko is nakulong naman siya. Hanggang ngayon, nasa abroad pa rin ang nanay ko, nasa Singapore siya. Tapos yung tatay ko naman, sa awa ng Diyos, nakalabas na rin siya sa kulungan. Siguro 7 years lang siya, and then naparol siya ni Gloria, nagpakabait siya doon. Then ngayon, malaya na siya. Kaya ako lumaki talaga akong independent. Since graduate ako ng high school, nagtatrabaho na ako. Natry kong nagtrabaho sa Baguio pero 4 months lang ako doon. Then umuwi din ako ng Pangasinan. Tapos nagpunta ako ng Cavite. Doon na ako nagstay sa Cavite. 11 years ako sa Cavite. Doon na din ako nag-college at graduate ng college. Doon din ako nakakuha ng trabaho ko. Ang unang-unang trabaho ko doon, cashier ako sa SM Supermarket. Tapos nag-factory din ako, nag-QC din ako. Tapos ano pa ba, nag-production operator. Marami ako naging trabaho sa Cavite. And isa pa, naging sales lady din ako ng mga damit doon 3 years. And then nag-sales lady din ako ng cellphone. Kaya marunong ako mag-sales talk. Ang dami kong naging trabaho doon. Kaya kahit anong trabaho kaya kong gawin. So, luto na yung ating saluyot. Ilalagay ko na yung leftover na galunggong. Sarap-sarap na niyan. Madami nga nagsasabi sa akin na, buti ka pa, andyan na sa Spain. Buti ka pa, maganda na yung buhay mo. Hindi po ganun. Nandito po ako kasi pinaghirapan ko din kung paano ako pumunta dito. And then, hindi po madali din yung buhay ng OFW. Alam nyo ba na puro kami trabaho dito? Nakakapagpahinga lang kami tuwing weekend. At saka sa nagsasabing mayaman na ako, and then sa mga palaging humihingi ng pera dyan, hindi pa po ako mayaman. Mukha lang mayaman, pero butas ang bulsa. Joke lang! Hindi, seryoso talaga. Alam nyo, kaming mga OFW, hindi all the time may pera kami pag humingi kayo. And ang dahilan kaya kami nandito, hindi para palaging magbibigay sa mga kamag-anak. Nandito kami para umangat yung buhay namin. Nandito kami para makaipon para sa pamilya namin, hindi palaging sa bigay. Minsan nakakapagbigay naman, pero minsan pag hindi kami nakakapagbigay, sana intindihin nyo naman, diba? Kasi pinaghihirapan po namin yung pera na yun. And then kung lalabas man kami at gagastos para sa sarili namin, reward lang po namin yun para sa sarili namin. Hindi po kami mayaman. Ayan ay para po sa lahat ng mga pamilya ng OFW. Wala po akong pinapatamaan dito.
Ang dami kong sinasabi, nasunog tuloy yung torta ko. O siya, shortcut na, tapos na yung niluluto ko. Breakfast na tayo. Nagsangag din pala ako ng kanin. At meron din po kaming kamatis at saka itlog maalat. And then, meron pa kaming leftover na dinuguan. At ayan na nga, pinainit na Ate Lori yung dinuguan. Tapos, kakain na kami. Kain na po tayo. Gagayahin ko yung mga mukbangers. Unang subo ay para po sa inyong lahat. Hola mga amigas! Good afternoon! Ito naman ay lunchtime. Nagsimba pala kami kanina after namin mag-breakfast. Tapos, ito na yung lunchtime. Nagluluto si Zacarias. Saksi pala, nagluluto siya ng lumpiang gulay. Kung hindi nyo na itatanong, favorite niya po ang lumpiang gulay. Lahat po ng my wrapper is paborito niya. Habang nagluluto siya ng lumpia, ako naman naglalaban ng mga sapatos namin. At ito pa, isa lang yung pinapakuha kong sapatos niya kasi isa lang yung maduming madumi. Aba, alam nyo ba? 3 piraso ng sapatos niya ang kinuha niya. Wala naman akong nagawa kundi ilabahan. Nagre-reklamo pa nga ako. Sabi ko, malinis naman to eh. Labhan na daw kasi gagamitin daw niya sa Pilipinas. O siya, sige na nga. Hindi na maipinta ang mukha eh, no? Tingnan nyo naman, o. Yan. Yang isa lang ang pinapakuha ko sa kanya para labhan ko kasi napakadumi. Yang nasa left side. Pero diba, yung 3 pair ang kinuha niya. Eh, masikip pa naman yung CR namin. Dito kasi ang mga sapatos ay winawashing. Eh ako, ayokong iwashing. Itong blue shoes na to, galing to sa part-time ko. Naalala nyo, diba? Binigyan niya kami ng mga maraming gamit. Tapos, yung isa pa na lalabhan ko na shoes is, galing din siya sa part-time ko. Adidas siya. Ayan, oh. Oh, diba? Napakadumi. Adidas yan. Try ko siyang linisin kung matatanggal siya. Sayang din, diba? May, actually, may ganyan na ako, pero Nike siya. Ganyan ding style. Sayang din, lalabhan ko na lang siya para pag nag-extern ako, pag nag-change ako ng job, magagamit ko siya, di ba, pang work. Balak kasi namin ni Zach, pag nagpalit kami ng trabaho, mag-stay out na kami para everyday magkasama na kami. At everyday, lagi na kami sa apartment. Mas masaya kasi pag stay out ka. Natry ko na stay out 3 years yung unang-una kong trabaho. Nag-stay in lang ako sa amo dahil nga sa papers ko. Yung una kong amo, di ba, hindi ako napirmahan. Nakwento ko na yun sa inyo dati. Yung una kong amo, Trinidad ako, hindi niya ako pinirmahan. So naghanap ako ng panibagong amo na agad-agad pipirmahan ako kahit hindi pa ako nag-i-stay sa kanila. Ito nung amo kong to is, noong interview pa lang, pinangakuan niya ako na aayusin niya yung papel ko. Which is natupad naman kasi ngayon, siya talaga yung umaayos ng papel ko. 2 years na ako sa kanila, then nagpa-plan akong umalis sa kanila after kung mag-renew ulit, siguro by January or February, ganun. Mas mauuna si Zach mag-change ng trabaho kasi pagbalik namin galing Pilipinas, aalis na siya sa work niya, then mag-i-stay out na siya. So, hihintayin niya na lang ako, ganun. O siya mga amigas, total tapos na rin akong maglaba. Salamat ulit sa panonood. Medyo antok na din ako. Wala na din akong masabi. Next time ulit, magkukwento ako sa inyo ng buhay ko. Sana sa mga susunod na vlog ko, andyan pa rin kayo parati, nakasuporta sa akin. Salamat ulit. I love you all. Mwah!